everyone. Ayan, good morning. Ayan, nag-video na ako kasi i-explain ko dito kung paano yung mga possible na pwede maging situation natin sa adjustment natin for Isshin Advance and Isshin C+. So, alam ko naman na yung karamihan sa atin ay wala nang masyadong time din na magbasa ng sobrang bonggang habang message dahil meron tayong mga kanya-kanyang hawak din na brand na upper distributor din kayo. So, ayan, naisipan ko na mag-video na lang to explain. Ayan. And ayun, dahil meron na tayong dalawang product, ang package entry is hindi naman na napalitan yung quantity ng bottle and yung price. Pwede po tayong, magkakaroon po tayo dito ng mix. Kumbaga parang bahala po si reseller kung ilang bote ng Isshin C+ or C Advance ang gusto niyang kunin as long as pasok po dun sa may entry. For example, ang entry ni reseller is 5 bottles. Kung gusto niya ng 3 Advance, 2 Isshin C+, okay lang po yun. Same with distributors. Halimbawa, ang entry is 30 bottles, pwedeng 15-15 or pwedeng 10-20. Ayan, para lang mabuo yung 30 bottles. So, 2 product na po tayo. And another one, wala pong boundaries ang distributor sa pagbibenta ng reseller's package. So, kung halimbawa si provincial distributor or si district distributor, eh, masipag siyang mag-post sa mga online selling groups, mayroong nag-inquire sa kanya na how to be reseller po, or parang pwede po ba akong bumili na may discount, ganyan, pwede po nilang i-offer ang reseller's package as a parang as a wholesale. Yun na po yung pinaka-wholesale natin sa mga gustong mag-resellers and gusto ng discount. As long as bibili sila ng 5 bote, considered as discounted na po yung product. Kasi kaysa naman po sa maghanap sila ng ibang tao na mabibilan nila ng murang item, dahil nga for personal use lang naman yung bibilin nila, bentahan nyo na lang sila ng 5 bote na 300 each. Or ano, so 1.5 yun. So yun yung minimum bottle. And ayan, yun lang yung kaya natin i-offer sa mga hindi mag-e-entry as distributor. Pwede tayong magbigay ng 300 pesos each, minimum of 5 bottles. So, kahit saan lugar na po yan, wala po tayong problema dyan. And the next one is unlimited CD entries po tayo. So, depende po yan kay district distributor. As a district distributor po ang magde-decide dyan kung gusto niya na isa lang ang CD niya sa area, wala pong problema. Kung gusto naman niya na dalawa and merong willing na mag-entry, pwede niyo rin pong ibigay. Kasi ang nangyayari po sa market ngayon, yung mga ibang resellers, naghahanap sila ng mas mura pa nakukuhanan. Dahil mas mataas pa sa 5 bottles yung bibili nila kasi sobrang konti po talaga ng 5 bote. Kung tutuusin dun sa may product natin. Lalo pa ngayon na dalawa na. So, kaya po ako nagpa-unlimited entry sa mga city distributors. Kesa po maghanap sila sa ibang area ng pwede nilang makuhanan na mas mura pa sa 300 pesos yung pricing, mas okay na lang po na mag-entry na lang po sila as city distributor. And, ayan, meron naman din po tayong repurchase. Meron naman tayong repurchase quantity. So, ang ano lang naman natin, ang rule lang naman natin, which is policy ng mismong company, idling for 2 months or no restock for 2 months, pwede na po natin i-revamp or i-reopen yung area. So, ayun po. Unlimited entries for city distributors. So, next one naman tayo is sa mga provincial distributors natin. So, meron na akong in-announce na open areas for provincial distributor dito sa Region 1. And ang Ilocos Norte po natin and Pangasinan ang merong adjustment. So, La Union and Ilocos Sur, wala pong magiging adjustment or hatian na area na magaganap dyan. So, ang open area po natin is Ilocos Norte Provincial Distributor District 2. Ayan, for both product. Ayan, Provincial Distributor District 1 is si Sir Ferdinand pa rin, pero Isshin Advance lang po ang hawak niya since naka-isolate daw po sila sa Lawag and medyo mahihirapan sila sa stocks due to isolation. Ayan.
I-explain ko po sa susunod na video kung ano yung magiging adjustment since mixed product na po tayo and applicable din po ito sa ibang distributors na hindi na po willing mag-push ng Asian C+. And sa Pangasinan naman, ang open area po natin is Provincial Distributor 1, which is ang hahawakan po niyang area, ay District 1 to District 3. Provincial Distributor 2 po natin is District 4 to District 6. Ayan, so si Ma'am Marchi po ang ano natin, ang District 4 to District 6 natin for Asian C+ and Asian Advance. For the meantime, ayan, habang wala pang provincial distributor ng Pangasinan District 1 to 3, lahat po ng purchase ng District 1 to 3 direct po na ako ang magpapadala. So for DD1, DD2 and DD3, i-message niyo po ako sa restock ninyo. And ayan, purchase ninyo, ako po ang magre-release ng stocks ninyo. Nakasama na po ang agency plus. Kaya dito sa area ng Pangasinan, kung meron man gustong mag upgrade sa inyo, ayan, lalong lalo na sa District 1, 2 and 3, kung merong isa sa inyo dyan na willing i-take over ang area, okay lang po yun. Wala pong magiging problema. Basta ang pinapakiusap ko lang po dito ay sana maging active tayo sa posting. Ayan. Hindi naman po, ano eh, hindi tayo dito mambubugbog ng restock kasi alam naman natin yan na yung minimum repurchase natin, ikaya naman natin i-hit basta, ano, basta active tayo sa posting. So, yun lang pinapakiusap ko kasi as an upline, hindi po tayo pwedeng umasa sa downline natin na si downline ang bubuhay sa area. And si downline naman, hindi rin siya pwedeng umasa kay upline na lahat ng inquiries na lang ay ipapasa sa kanya. Wala pong ganun. Dito po magti-teamwork po tayo. Dapat, ayan, hindi naman, okay lang naman kahit na hindi everyday, at least every other day meron tayong posting para hindi lang din tayo nawawala sa paningin ng tao. And ayun, yun lang, sana magtulungan tayo sa posting. Wala naman tayo magiging problema dito sa may restock kung active po tayong lahat sa posting. Kasi po, hindi man sa inyo, meron po mahahatak kasi dyan ng area. So, well, ano na po yan eh. Kumbaga, magiging hatakan na po yan eh. Kung dahil sa posting ninyo, nakabenta yung kabilang area, dahil sa posting nung kabila, eh, nakabenta rin yung area ninyo. Kasi yun na, nandun na po tayo sa sitwasyon na ano, hindi sila magtitiwala sa taong nakaupo. Parang ganun. Na, taga dito naman yan, baka hindi trusted. Parang ganun. Meron mga ganyan eh. Meron tayong mga ganyan na, ano, sa mga paligid natin, yung mga tao. So, ganun lang po yun. Buhayin ninyo yung posting ninyo for your own sales. And, kung maging relevant sa ibang lugar, mas better. And ganun din po yung ibang area kung maging relevant din yung post nila for their own post, makakatulong din po yun para ma-boost din po yung sales ng kabila. So, ayan, win-win situation. And yan, sana magtulungan tayong lahat. And ito na po yung susunod dun sa may adjustment. And alam ko na medyo para magiging magulo to, pero sana maintindihan ninyo. Ayan. Ito na po yan yung mga possibilities dun sa may mixed products. Kasi meron po tayo mga distributors na hindi na willing mag-push ng Asian C+. So, ayaw, kahit na initial purchase na lang, ayaw po nila na mag-initial purchase dun sa may Asian C+. So, minsan po kasi, ang mga situation na ganyan, kung hindi ka na din ganun ka-active sa Asian Advance, real talk lang, hindi ka na din ganun magpo-push ng panibagong product ng brand. So, syempre, iisipin natin ngayon, paano kung yung mga existing downlines natin ay gusto ng Asian C+, ikaw na upper distributor, ayaw mo, paano? So, ganito po ang mangyayari dyan. Sa area po kasi ng Ilocos Sur, since naka-isolate ang Lawag, hindi po magpo-purchase si Sir Ferdinand ng Asian C+. So, si Sir Ferdinand po ay magiging provincial distributor ng District 1 ng Asian Advance lang. And si Ma'am Fiona, provincial distributor ng District 2 ng Asian Advance, and magiging provincial distributor siya ng Asian C+ ng buong province ng Ilocos Norte. So ganito po ang mangyayari.
For example, if, ayan, is nilagay ko siya sa note ko. Ayan. For example, if merong DD1 inquiry na gusto ng mixed products, si Ma'am Fiona po ang magki-cater. Kasi di ba, magiging question niya sa atin, paano i-cater ni Sir Ferdinand yung DD inquiry na gusto ng mixed products? Eh, is in advance lang naman ang meron siya. So, ibigay natin siya sa upper distributor na merong both product. Ayan, so, ito yung advantage ngayon ni Ma'am Fiona sa pagpupush ng dalawang product. And, ang mangyayari lang dyan, syempre, ano na yan eh, parang inalien na ni Ma'am Fiona yung Asian Advance ni District 1. Wala po tayong magagawa doon kasi dalawa na po yung product natin, mixed products na po tayo. Yun po yung magiging advantage ni Ma'am Fiona, which is magiging disadvantage ni Sir Ferdinand. And ito, matatanong kasi dyan, in case, yan, paano kung halimbawa ready na si, gusto na ni Sir Ferdinand na mag-push din ng Asian C+. Si Sir Ferdinand po, eh, pwede siyang mag-purchase ng Asian C+, ipo-purchase niya ang initial entry, which is 50 bottles of Asian C+. Kailangan niya yun i-purchase, initial purchase, para maging PD din siya ng Asian C+. Ayan. Ano na to? Parang, ganito na ang mangyayari ngayon. Si Sir Ferdinand, allowed na siya na magkaroon ng DD1 or CDs for both products. And Ma'am Fiona, kung meron na po na naging DD1 si Ma'am Fiona for both products at naunahan niya yung entry ni Sir Ferdinand sa Asian C+, meron po right si Ma'am Fiona na i-retain yung DD1 niya ng mixed product together with the team. Kung halimbawa si DD1 niya meron na siyang mga city distributors, ano na po nila yon? I-keep na po nila yung team nila na yon for team ni Ma'am Fiona. And si Sir Ferdinand naman, meron na siyang both product, pwede rin siya magkaroon ng sarili niyang team ng DD1. Pero hindi siya pwedeng mag-jump sa District 2. Ganun na po ang mangyayari doon. Ayan, sinulat ko dito, Sir Ferdinand is allowed to have his own DD1 for both products and Ma'am Fiona have the right to retain her DD1 and the rest of the team. But Sir Ferdinand isn't allowed to cater any distributors in District 2. Resellers lang po ang pwede. So, why? Siyempre, tatanungin ninyo, bakit? Bakit si Sir Ferdinand hindi pwede mag-jump sa kabila? Parang, again, ito po yung advantage ng pagpupush ng both products ng mas maaga. Diba? Pero, there is a pero. Ayan. Kung wala pang nag-entry sa District 1 for mixed products at nag-decide na si Sir Ferdinand na i-push yung both products, ayan, mas clean po yung areas. Ibig sabihin, that's the only time na hindi na pwede mag-jump si Ma'am Fiona sa District 1. Dahil nakapag-purchase na si Sir Ferdinand ng Asian C+, parang wala na po tayong any reason para magbigay pa si Ma'am Fiona ng both products sa kabilang district. Ayan, pero kung yun na. Applicable din po ito sa mga DDs, no? Ayan, for example lang ha, sa Pangasinan, kung si DD1 ng Pangasinan, eh, hindi na siya willing mag-push ng Asian C+, si provincial distributor po ay merong karapatan na mag-decide na i-open ang District 1 for Asian C+. Pero since mixed products na nga po tayo, yung entry, mag-i-entry po sa District 1, pwede siyang mamili ng item kung gusto niya ng mixed products, kung gusto niya ng Asian Advance together with Asian C+, ayun, makakapag-entry siya as DD ng both product. And
advantage po yun na magiging bagong DD dahil magpo-po siya ng dalawang product. And disadvantage naman po yun ni existing DD1 dahil hindi po siya nag-initial purchase kay ECNC Plus. So, kung gusto nyo po makik yung areas ninyo, or kung gusto ninyo na wala kayong kahati as district distributor or provincial distributor sa area na yan, mag-initial purchase lang kayo, and ayun, sana po maging active lang sa posting. So yun yung magiging possible na ano. So iisipin natin ngayon, magiging magulo, dalawa na yung district distributor. Parang, yes po, magiging magulo po talaga. Pero, hindi naman din po kasi magiging magulo kung nouna pa lang sana nagtulungan na tayo na maayos yung area. Alam nyo yun, yan na po yung mangyayari dyan. Magiging magulo pero, ayan, magpaparami tayo ng distributors. Kasi, kesa naman po, ano po ang sasabihin namin na ayaw mo nang mag-push ng ECNC Plus, umalis ka na din sa ECN Advance. Pero, syempre, ayan, napamahal na nga din tayo sa ECN Advance at nakilala na tayo ng ECN Advance. Wala pong ganun, hindi po tayo magtatanggal ng tao, magdadagdag tayo ng tao. Ngayon, kung hindi na po talaga willing si distributor na mag-push ng ECNC Plus, magdagdag na lang po tayo ng isa pang tao na willing mag-push ng both product. So, ganun po yung mangyayari na ano. Ganun po yung mangyayari na situation natin dito. Kaya, ayan. So, multiple entries naman tayo for city distributors. Kaya, wala pong magiging problema kahit po magkaroon tayo ng dalawang district distributors. So, ayun. Hanggang dalawang district distributors sa isang area kung ayaw na existing distributor na mag-initial purchase kay ECNC Plus, wala pong problema. Maghahanap po tayo ng kasama ninyo sa area. So, ayun lang. And sana na ipaliwanag ko ng mabuti. And ayan, kung magulo yung explanation ko, ayan, maglapag lang kayo ng question and susubukan kong sagutin. So, yun lang. And sana, ayan, sana maging okay talaga lahat. And welcome po sa mga magiging, ayan, bagong upper distributors ng area. And madami pa tayong aabangan sa ECN. Ayan, madami nakapila. So, yun lang. Bye! Ay, vlog!